here at Infirmary Sipalay City. So we have a subscriber andun sa labas, so bibigyan natin sila ng sticker. The next morning. Hi guys, opo ang inyong vacation rider. Kung naalala nyo mga kapatid, last vlog natin, yung pinakalkal natin yung ating pipe ay hindi po masyadong maganda yung kinalabasan, mga kapatid, ng aming experiment. So today's vlog, mga kapatid, ay gagawa natin ng part 2 ng ating pagkalkal. And tignan natin, mga kapatid, kung ano yung pagbabago. Let's go to Kano Works! Tayo guys. Yawang ka ulat? Tay, dala ko lang sa vlog ah. Ano yung ganyan mo pangalan, sir? Sunny. Subscriber natin mga patid, Sunny. Sticker, sir. Thank you. Bali, 6 yan para din sa mga pinsan mo. Sir, God bless, sir. God bless. Alright guys. Okay. Pinakalkal natin ulit tong ating motorsiklo, mga kapatid. Sound check. Pumuputok.
Alright. Pinakalkal natin ulit mga kapatid. Kasi yung una, experiment namin ni Kano. Kasi nga, hapon na mga kapatid. Kaya nilagyan na muna namin ng tubo sa loob. So ngayon, inulit natin mga kapatid. Nilagyan na lang ng screen. Pagkatapos, ibinalik yung asbestos or yung fiber. And sa gitna pala mga kapatid ng ating pong tubo o ng ating muffler, makikita nyo dyan mga kapatid na merong parang mataba. May nakalagay pala mga kapatid na parang silencer. Yun yung reason kung bakit mainit mga kapatid sa paanan yung atin pong Mojo 200. Meron siyang parang baby killer mga kapatid. So tinanggal namin yun. Para lumabas yung tunog ni MJ2 mga kapatid. So ito na ngayon yung atin pong motor, mas magaan na siyang i-revolution mga kapatid. Pagas tayo. Yun, no? So, yun lang yung ginawa mga kapatid. No, binago yung screen, nilagyan ng screen. Tapos, tinanggal yung parang screen doon sa loob mga kapatid na nakabara. Kaya pala hindi masyadong makahinga si MJ2 o yung Mojo 200 natin. Dahil doon mga kapatid. So ito na yung sound niya, mas malakas siya mga kapatid. Pero hindi siya ganun kabulahaw. Mas gaganda yung tunog nito mga kapatid kapag natuyo na yung ano, yung asbestos. So let's have a sound check. So yan, mag sound check na tayo mga kapatid. So pininturaan na rin natin siya ng heat resistant na pintura. Ayan. Ayan. So start natin. Kung hindi nyo pa po napanood yung part 1 mga kapatid ng atin pong pagkalkal, panoorin nyo po mga kapatid. And pakinggan nyo kung ano yung pinagkaiba ng mga sound mga kapatid. Let's move on to the video. Yun ang sound niya. So as you notice mga kapatid, ang atin pong motor mga kapatid ay hindi po malakas yung tunog kapag naka-idle lang. Lumalakas lang po siya kapag tayo ay nagre-revolution. So the good thing about that mga kapatid is hindi po siya ganon ka bulahaw kapag hindi ka nagre-revolution mga kapatid. So kapag mahina yung revolution mo, edi mahina din yung kanyang tunog mga kapatid. So maganda pa rin siya at hindi siya mga kapatid ganon ka angit. At yun, depende na sa inyo mga kapatid. I-compare nyo na lang yung sound from the previous sa stock at yung second at yung ngayon mga kapatid. So thank you for watching guys. Bye bye.